Isang araw na naman ang pakikipagsapalaran sa kalsada. Ang first booking ko ay mula dito sa Talipapa, Caloocan papuntang Chino Rosas Avenue. Tumabas si kuya at tinanong kung kasya daw ba ang 10 tray. What? Napaisip din ako kung kaya nga ba. Problema dun kung kakasya. Kasi kung hindi kasya, ako nagdaano ko dati dito kaya lang nakaano siya, open. Pero naarangan naman doon ang paano. Apo, di naman mahuhulog yun, kaya lang nga, talagang ano yung tray, nakarekta dyan. Kung okay na sa inyo. Sana ay hindi maselon si customer kasi ilalagay sa food board ang mga tray ng pagkain. Nilabas na nga ni kuya ang unang set ng mga food trays. Ayan na ba lahat yun, sir? O meron pa? Buti na lang ay kasya sa grab bag yung mga naka-aluminum tray. Kinabit ko yung bag sa hook ng grab bag para safe ito sa loob kahit medyo matagtag. Alright, saktong-sakto lang din ang taas, nasa sara na maayos ang bag. At eto na ang second set ng food trays. Ayos, saktong-sakto sa footboard ng Bergman. Parang sinukat. Tatakpan ko na lang ng dala kong seat cover para di naman maalikabukan ang mga tray. Naglabas pa ng isa pang plastic si kuya. Try natin, sir. Wala namang ano dito, sir, matatapon. Yun nandito po. Pero matigas naman yung tray niya, kaya okay lang. So dati nag-deliver ako. Diniliver ko dati, may sauce, nasa aluminum tray. Opo. Ang tumapit si ma'am at may inabot sa akin. Ay, salamat. Oh my God! Wow! Opo, ma'am. Pero magagaan lang naman yan dito, opo. Buti nga may lalagyan kayo. Opo. Ang payment ng delivery doon, opo. Teka pa. Ipapakita pa daw sa akin ni ma'am yung lugar na pagde-deliveran ko. Ah, para familiar ako. Itong building na to, yung building na to. Okay. Tapos ito yung AUV. Ito yung pasong tamo eh, Chino Rosas. Lalo, AUV yung sakasang building na to. Oo, tapat. Ito yung building mismo na to ang pag-aapira. Oo, ito yung building na to. 1080 yan eh. Sige po. Salamat po. Apo. I-check ko ma'am sa maps natin. Aabot daw kaya bago mag-12? Tanong ni ma'am. Apa ma'am. Salamat po ma'am. Tamdam ko na mabait si ma'am. Concerned din siya sa rider. 49 minutes sa maps ma'am eh. Matagal siguro 1 hour nito. Apa. Sana lahat ng customer ganun ang trata sa amin mga rider. Pinigyan pa ako ni ma'am ng 100 pesos na tip. Pamparampampamsarap sa pakiramdam. All rights, biyahin ako papuntang Chino Rosas. Kuminto ako saglit para i-check kung saan ako padadaanin ng Google Maps. At sa Mindanao Avenue niya ako tinuro na dumaan. Pero naisip ko na parang mas malapit pag sa Quirino Highway going tabay sa ako dadaan. Pagsilip ko sa maps ay nabawasan nga ng 2 kilometers ang biyahe ko.
Pagdating ko naman sa NLEX Balintawak ay pinapahon niya ako sa EDSA going to monumento. Pero hindi ko siya susundin at sa Ibonifacio ako dadaan. Tama nga ang desisyon ko at nabawasan na naman ng 1 km ang biyahe ko. Isang diskarte din na mag-iba ng ruta kapag may alam ka na mas malapit na daan. At alam ko din naman na hindi naman mabigat ang traffic dito dahil maaga pa naman. At 11:45 ay nasa Kalayaan Avenue na ako, malapit na ako sa drop-off point. Pagkanan ko sa Chino Roses ay natanong ko na agad yung AUB at yung building na paghahatiran ko. Sinalubong ako ni tatay at parang ako talaga ang hinihintay niya. May tinawag siya sa loob at maya-maya ay lumabas na sila ma'am, ako nga ang hinihintay nila, gutom na siguro sila. Kayo nga po. Ma'am, clear po. Meron po. Nang maibigay ko na ang mga pagkain nila ay inabot ni ma'am sa akin ang bayad niya sa delivery. 195 ang fare ni ma'am pero 240 ang binigay niya sa akin. Ang sarap bumiyahe kapag ganito palagi ang customer. Kaya minsan mas gusto ko kapag cash ang payment, madalas meron tip. Kaya sa unang booking ko, kumita ako ng 163 sa net earning ni Grab plus 100k customer sa pickup plus 45 pesos tip din sa drop-off. Total ay 308 pesos. Nakachamba ako ng magandang booking. Isang maswerteng araw para sa iisang booking lang. Kaya ginanahan ako bumiyahe lalo. At yan ang kwentong chamba ko sa biyahe ko ngayong araw na to. Sana kayo din ay makatanggap ng chambang booking para mas masaya. Ingat tayo palagi sa pagbiyahe, always maging magalang tayo sa mga customer natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. And pindutin nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwentong chamba natin. All rights. Beep beep mga parts, see you sa kalsada, always RS.